Walang katotohanan yung pinagsasabi mo na hindi na popular si Pangulong Duterte. Kayo, baka yung survey na ginawa mo o ginawa nyo na internal survey, tama, internal, inyo-inyo, kayo-kayo lang, 3% na mga Dilawan, ay natural, hindi talaga popular si Pangulong Duterte sa inyo. Internal nga eh, internal survey, kayo-kayo, ano? Okay, sa loob lang ng circle nyo, kayo lang mismo naglulukuhan eh, matagal na. 5 taon na kayo naglulukuhan eh, eh bahala kayo sa buhay nyo, maglulukuhan na kayo habang buhay. Hello mga kabayan, kumusta na kayo dyan? Ha? Ating mga ka-DDS at ating followers dyan ng YouTube channel na ito, ang inyong Driving Kabayan Vlog, ano? Ay, maraming salamat sa patuloy nyong pagsuporta sa panunood ng aking mga video, pakikinig sa aking mga kabulastugan. Sa pakikinig sa aking mga kuro-kuro, sa pakikinig sa aking mga opinion tungkol sa nangyayari sa ating bansang Pilipinas, lalong-lalo na sa isyong pampolitika, ano? At narito na naman ang inyong OFW engineer na si Nitro, na nagkukunwaring political analyst. Anyway, ito naglabas na naman itong si former senator and mutineer Antonio Sanitrillanes, na hindi na raw popular, ano, mga ka-DDS, mga kabayan, itong si Pangulong Duterte, ano, nagkaroon daw sila ng internal survey at kiniklaim niya, ano, na hindi na raw popular si Pangulong Duterte. Eh, nabasa ko yan sa GMA News. Eh, tingnan nyo nga. Tingnan natin kung anong reaksyon ng mga followers ng GMA News sa social media, mga kabayan. Ayan. Kita nyo, out of 13,000. Oh. Tingnan nyo kung ilan yung mga tumawa sa mga sinabi ni Boy Kudita, ni Asong Ulol. Bihira. Pambihira, di ba? Tapos sasabihin niya hindi na popular si Pangulong Duterte. Siya mismo, si ex-senator Trillanes ang hindi popular at pinagtatawanan na lang yung pinagsasabi niya. Gaya ng pagtatawa sa kanya dati ni, ano bang pangalan ni Sakor, yung sa BBC na nag-interview sa kanya. Sabi ni Boy Kudita way back, I think that was in 2016, na by 2017 daw, ang popularity ratings daw ni Pangulong Duterte ay magiging below 50%. That was a long time ago eh. Ano bang latest na popular rating ni Pangulong Duterte, di ba, sa Pulse Asia, di ba, nasa 91% pa din. I think that was way back March, ano. So gumawa rin ako ng video dyan, even yung last year na September yata yon, 2020, gumawa ako ng video tungkol dyan. Hanapin nyo na lang dito, mga kababayan, mga ka-DDS, sa mga hindi pa nakapanood ng video na yun. Talagang itong si Trillanes, sobrang stress na eh kay Pangulong Duterte, ano, sa kanyang buwisit, dahil di sa kinuhang vice presidential partner, ano, candidate noong 2016. Talagang gustong gumanti nito eh, kaso wala eh. Hindi siya pinapansin ng taong bayan, yung mga pinagsasabi niya ay walang nang naniniwala sa kanya, pinagtatawanan, di ba? Tingnan nyo naman, ano. Okay. Nakita nyo naman, ano. Ha? Tingnan ulit natin, ha? Ito ha. Tingnan ulit natin. O, diba? Sarap namin, mga kabayan. Pinagtatawanan lang natin siya. Kasama ko dyan sa mga natawa, ano? Nitro John Bakyaw Ikunar. Kasama ko dyan sa natawa. Sa sa pinagsasabi ni Boy Kanin, ano? So, ayan, mga kabayan. Hanggang dyan lang. Maikli lang itong ating video. At
Gusto lang nating iparating kay Pangulong gusto lang nating iparating kay Pangulong Duterte na suportado ka pa rin po, sir, ng sambayan ng Pilipino, ano. Narito pa rin ang iyong mga DDS. Okay? Yung mga DDS na sinasabi nila, yung mga dugyutin daw kami at mga mahihirap at mga bobo. My goodness. These guys don't know what is my IQ, ano? Mataas nga ang IQ ko, pero nauto rin ako dati ng mainstream media. Tangin ang mga fake news yan kasi visit. Mind conditioning. Wala kasing social media at that time, mga kabayan. Hindi pa masyadong uso ng social media. Kaya, even si Noynoy Aquino, sinuporta ko noong 2010. Pero nag-withdraw agad ako ng suporta noong siya pumalpak agad sa Lunitao stage. Mula noon, napainis na inis na dyan. At talaga namang sunod-sunod na rin ang kanyang mga kapalpakan. Ano? Yung amo ni Trillanes na si Noynoy Aquino, yung nagpalaya sa kanya. Yung mga loko. Akala nila, maluloko pa rin nila tayo, mga kabayan, ano? Mga ka-DDS, ano? Akala nila mauto pa rin nila tayo through their friends from social media, no, or in social media yung mga journalist, whore meaning prostitute o prostitute yan, no? Mga prostitutes na yan, akala nila mauto pa nila tayo at ma-mind condition. No way, hindi na po. Okay, hanggang dyan na lang, mga kabayan, itong video na ito. Nais lang natin iparating muli kay Pangulong Duterte, sir, suportado ka pa rin po ng mga DDS at ng sambayan ng Pilipino, at kung sino man ang inyong ninanais ay aming pong suportahan na papalit sa inyo. Pero kung hindi si Sara Duterte, ay pasensya na, sir, si Sara Duterte po ang aming pinagkakatiwalaan na papalit sa inyo, ano. Kung ibahin yung manok nyo, eh hindi rin namin susundin yun, ano. Pasensya na. Okay, matatalino na po mga tao ngayon. Alam po namin na si Sara po ang pinakamapagkakatiwalaan na tutuloy ng inyong build program at inyong good governance. Okay? At kay Boy Trillanes, hanggang asa ka na lang. Hanggang panaginip ka na lang ng gising, dilat ang mata mo. Okay? Dilat ang mga mata mo habang ikay nananaginip, dahil walang katotohanan yung pinagsasabi mo na hindi na popular si Pangulong Duterte. Kayo, baka yung survey na ginawa mo o ginawa nyo na internal survey, tama, internal, inyo-inyo, kayo-kayo lang, 3% ng mga dilawan, ay natural, hindi talaga popular si Pangulong Duterte sa inyo. Internal nga eh. Internal survey, kayo-kayo, ano? Okay, sa loob lang ng circle nyo, kayo lang mismo naglulukuhan eh, matagal na. 5 taon na kayo naglulukuhan eh. Eh, bahala kayo sa buhay nyo. Maglulukuhan na kayo habang buhay. Okay, walang mananalo sa inyo sa 2022, iniduro pa rin ang bagsak nyo, ng mga kandidato nyo. Siguraduhin namin yan. Even yung mga senador nyo, magagaya, ano, ngayong 22, magagaya nung 2019, bubukyain namin kayo, kayong mga diehard dilawan supporters, DDS din, di ba? Anyway, mga kabayan, muli, sinasabi ko, hanggang dito na lang, daldal pa ako ng daldal eh, hanggang dito na lang inyong lingkod, sa mga nakakapakinig sa video na ito, nakakapanood, na hindi pa nakapagsubscribe, okay, pakisubscribe lang po. Paki-like na rin po ang video na ito kung gusto niyo pong i-like, para po ako ay ma-endorse din ng YouTube. Okay? At paki-press lang po yung bell button, ano, para kayo po ay ma-notify. Okay? Ma-notify sa mga susunod ko pang mga videos. Gaya ng sinabi ko, press the subscribe button, mga kabayan. Please do subscribe. Kahit kung hindi niyo ako gusto, ay wala tayong magagawa dyan. Hindi talaga kayo mag-subscribe. Pero kung gusto niyo ako, paki-suportahan niyo na lang po ang inyong kapwa DDS, kapwa Pilipino na isang OFW na nagmamahal sa ating bayan at ang hangarin ay ang kaunlaran at kapayapaan sa ating bayan. Muli, God bless the Philippines, God bless the Filipinos, mabuhay tayong lahat, mga